Ahoy! Kamusta mga Repopits? Magandang yaman sa inyong lahat. At sa video na to ay magpapakanto na ko about sa PHA dito, Aizen, APL, Double Dragon, Ever. Tignan natin kung gaano nga ba kahina o kalakas tayong mag-project o mag-detect, predict, project ng kung klaseng stocks. So gawin natin, i-pull out natin ang aking develop software application for stock market. Okay, makita ngayon natin dito ay meron tayong record dito na kung saan mga lumang record to. So gawin natin, delete natin. At pwede tayong mag-start dito sa ano, dito sa saan ba to? Pwede tayong mag-start dito sa PHA. Ano nga ba mangyayari sa may PHA? Kung titignan ko ng madalian dito sa traditional chart, ito ay bullish signal. Ngayon, pag tinignan ko kunyari dito sa may time zone, hindi naman masyadong active ito, pero okay naman. Mukhang bullish signal naman kung tutusin sa nakikita ko rito. So, para mas maintindihan natin kung bullish signal nga ba yan o hindi, so, gawin natin mag-import tayo dito ng information ng PHA. Kasi ano ba yung PHA dito? PHA. Okay. Tingnan ngayon natin. Import natin. Okay. Ito na yung sumatotal na record hanggang September 24, 2021. Mm-hmm. Tingnan natin. Gawin natin 2 decimal point. Alright, tingnan natin sa may ano. So may kita ngayon natin dito sa napaka basic chart na to. Simple lang isipin mo kung pataas nga ba o pabagsak ang ginagawang direction na itong stock na ito. So sa pamagitan nito, mas madali mo makikita na ilang panahon naglusaw ng ganyan yan at medyo nagbounce ng masyadong grabe, masyadong too much, tapos magre-retest ngayon uli. So parang magkakaroon ng some kind of tinatawag sa English ng mga ibang trader ay head and shoulder. Baliktad ito na head and shoulder. Ito yung left shoulder, right shoulder. Ito yung pinakaulo. Okay, baliktad. Kumaga inverted na head and shoulder. So ito, magre-retest ngayon uli yan dito. Mag-try mag-retest yan dyan. Tingnan ngayon natin yung open. Tingnan natin. Okay. So, sumatotal, ito yung head and shoulder niyan. Ito yung shoulder left, shoulder right, ito yung head. So, may kita kayo natin, kumaga parang resistance, support, resistance, as tatry niya uling iyan yung support. Pero tingnan natin kung ano nangyayari. Ito yung open and close. So, yung close, pataas, yung open, pabagsak. High and low. Ganun din kung tutusin. Pare-pares na yung itsura. Okay. Open and close. Gawin natin. Try natin i-calculate yan dito. At automatic, lalabas dito yung ano. Ba, hindi pala na ano yan. Automatic, lalabas dito yung mga calculation. So, tanggalin nga natin transparent. Okay. Gawin natin totally dark. Okay, so tingnan ngayon natin, i-calculate natin. Calculate. Teka, na-import ko na yun dito. Ayan, okay. So, may kita natin kung bullish signal daw pwedeng umabot ang current market price na 104 sa 110. 110 daw. Pero kung titignan natin dito sa may YX parameter ko, sinasabi dito 99 cents, which is like peso. At 105.75, ayun nga, lumalabas na ito, ipupunta ng 110 dito sa may PHA. At kung sakaling mag-assume expect tayo base sa change, ay pwedeng umabot na ng 107, which is 110 pa rin ang sumutotal na papupuntahan. Kung sakaling babagsak, lagi nasa ranges ng piso ang kababagsakan, which is yun ang nagsisilbing support. Support natin ay piso at resistance natin yung 110. Pangalawang resistance, 120, whatever, blah, blah. So, gawin ngayon natin, 110, unang resistance,
pinakakulit na resistance sa pangalawa, 115, tapos 120 hanggang all the way sa 130. Yan yung mga resistance area hanggang all the way sa 150, di ba? Pero pagdating naman sa may support area, ay unang-una, iisipin natin yung piso, tapos 90, tapos 80, hanggang all the way sa 50, which is hindi naman agad mangyayari yung 50. So usually, pagta-trade rin sideways lang yan sa around piso hanggang 110. Pero kung titignan ngayon natin dito, ano ba daw sumatotal? Ano ba daw sumatotal sa chart? Yan, yung traditional chart. Ano nga ba daw sumatotal na itsura? So lumalabas na keso parang falling wedges na hindi mo maintindihan dito kasi panay resistance area to. Pero upward naman yung momentum dito. So ang pinaka verdict natin dito, ito ay sumatotal na bullish signal. Ah, kaya't pero babagsak din. At anticipated mo na yung presyong tatamaan na keso 110 hanggang 115. So ganun yun. So maglalagay ka na ngayon ng idea na kasi tipi ako sa 110. Pero main target ko 120 kunwari, tapos GTC ko 130, tapos yung pang long term o pang short term rapid stock investing ko 150. Parang ganun. So ganun dapat yung technicalities ninyo. So save natin. So pag sinave ko ngayon yan, makikita natin nandiyan uli yan kapag ni-reset natin yan. Nandiyan uli yung record. At nandito rin yung chart and everything. At nandito na rin lahat ng mga pinagre-record ko kanina. Diba? So, ganun yung diskarte. Teka, hindi ko pala lang nalagyan dito. So, ito ngayon tungkol sa may PSA. Kung titingnan natin dito sa traditional chart, wala makikita kung anong kasing calculation dyan. Kundi, makikita mo lang dyan ng invisible. Invisible siya, pero makikita mo na kaysa mas maraming tao na maghula-hula sa kung anong potential pupuntahan ng presyo ng PSA o ng kung anong klaseng stock. Kasi nga, wala silang calculation, some kind of thing na katulad na nakikita mo ngayon dito na professional na ginawa na projection, detection tool, whatever. O ganun. So ngayon, tumalabas dito ang average daw sa loob ng MA20 na magiging movement ay nasa around 110 or eto nga, nasa 111, see the way, 110, 111, parehas lang yon, 110 ang isipin mo. Ultimo yung BWAP, lumalabas ang kalakaran sa BWAP ay nasa 1 peso and 2 cents. So wala talagang papupuntahan ito kundi 110 pataas, 110 to 120. So dapat maaga pa lang, geto na nga dapat kinakasama mo, TP 110, main target mo 120, GTC mo 130 pataas, at all the way sa short term, rapid stock investing mo 150. So, ganun yung pakantong ko pagdating sa PSA. So, pero usually, kung i-analyze ko ng husto ito, lalo na pang personal ko na ipang-trade yung scalp, titignan ko na maayos yan dito sa aking historical data na kung saan maraming information dito na nagsasabi sa akin na ganito, ganyan, blah, 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 blah. Okay, appreciation o depreciation mangyayari. At the same time, dito meron akong demand and supply na functions. At ito yon yung makikita mo dito, demand and supply na function na sa gitna. Yun nga lang, hindi pala natin na ano, uli natin to import uli natin sinabi yung PSA para hindi lumalabas yung information, hindi na calculate. Okay, extract uli natin at compute natin at tingnan natin yung demand and supply. Okay, yan na yung information. Ngayon kung ganito na record yan, titingnan ko sa loob ng MA20 kung ano nagiging record sa loob ng MA20 versus ko ngayon sa loob ng MA5 versus ko sa kung ano nakarecord dito sa demand and supply na ito. At sa nakikita ko, yes, bullish signal. Kung titingnan natin sa loob ng MA20, lumalabas nga daw pinaka highest value amount 100 million, pinaka malit na volume amount o value amount is nasa ranging 10 million. At yung volume naman nasa ranging around 10 million din. At yung volume din nasa around 80 to 100 million din ang sumatotal na. Parehas lang yung value tsaka volume eh. Kung tutusin halos parehas lang. Average ng benta sa may value and volume. Average na between 8 to 10 na value and volume. At pati naman sa pinaka highest na value and volume ay between 80 up to 100.
Eh kung titignan natin sa loob ng MA 5, kung kumbaga ito yung MA 20, 19, 18, 17, 16, ito rin yan, nandito sa may bandang dulo. Ito yan yung record. Kung titignan natin ang bababa nito, so less supply, magiging in demand, tataas ang value. Kung titignan naman natin sa may traditional chart, lumalabas daw dito, ito yung volume oscillator. Tumasupply, less supply, tumasupply, less supply, tumasupply, babagsak. Babagsak nga ba? Kung titignan ngayon natin dito na kesa ito, kaka-crossover pa lang, at ito yung gumagawa ng positive na histogram. Gumagawa siya ng positive histogram, di ba? Which is, nagsasabi na ito nga ay bullish, lalo na yung RSI ay bullish signal naman, pati itong stochastic, which is like 4 days ago pa lang na nag-crossover. So, this is bullish signal, tutusin. Titingnan natin. Pero pagdating sa position ng moving average indicator, parang labo yata. Ang indicator ng moving average indicator ay 107 versus sa current market price ay 104. Eh kung titignan ngayon natin, magkano yung matotal ang VWAP dito? 101.95. Tingnan natin sa may 101.95 din ang naka-record sa Timson. Kagaya ng mismo naka-record sa aking software. Okay, so the more na ganyan yan, tapos geto naman yung position ng mga candles na mga candlesticks or ng mga oscillator dito, the more ito yung considered bullish signal. At ito na nga yung anticipation na presyong tatamaan. 105.50 o 110. 110 to 115 to 120. Ganun dapat. Ito, yung mga nakalagay na resistance dyan. Yeah. Yan yung mga nakalagay na resistance dyan. Yan ang i-ani natin. So, ngayon, screenshot ngayon natin yan para yan ang pang-reference natin mamaya. Diba? Ang reference natin mamaya yung ano na yan. Okay. Ito yung PSA. Yeah. So, naka one man down tayo. Sa nakikita ko talaga dito, ito ay considered bull signal at appreciation na ang ginagawa. Lalo na kung titingin ako sa percentage ratio. Lumalabas dito na keso sa loob ng MA20. Nagte-trade rin sideways lang sa between 69 to 70% something. Is either way, around 65 to 70%. Nag-trade na sideways. Lalo na dito, average na trade rin sideways dito ng percentages ay nasa around 70. Mula dito, kahit nga dito eh. Kung tutusin, mula MA1 nga hanggang MA ano eh. Considered nasa around 65 to 670 na percentage ratio ang ginagawa. At nakikita ngayon natin dito, ilang beses na panalo versus sa talo. 1, 2, 3, 4, 5, and then the rest yung break even ay considered mga talo. Okay. So, talo. Ang daming talo. So, no wonder dito biglang umakyat kasi panitalo yan. Tsaka, ang tagal na trade rin sideways yan dito. Dito, trade rin sideways yan dito. Tapos, nag-depreciate ng konti dito. Tapos, eto na naman. Nagre-retest sa may resistance. So, kumbaga yung trade rin sideways niya, na-lighten na at eto na. Potentially, magano na, magtutuluyang bullish signal. Okay, kung titingnan natin last candlestick, ito'y considered bullish signal. Kasi nga, mas mataas yung open and close kaysa sa previous day, di ba? Yung close and low, mas mataas yung kaysa sa ngayon. So, bullish. Tapos, the more na mabagsak itong volume oscillator, the more na bullish signal. The more na pataas yung volume oscillator, the more na bearish signal. Kung isipin mo, consider falling wedges ito dito. Di ba? Falling wedges. Kaka-strike pa lang dito ng rising wedges. Habang mabababa yung mga percentage nito at upward pa na momentum. So, sumatotal, bullish signal tayo sa PHA. 110 to 115 to 120 ang isipin mo. Huwag mo isipin agad yung 130 lalo na hanggang 150. Masyado pang malayo yon, lalo-lalo na yung pinaka-frequency lang naman nito, liliit lang. Lumalabas dito, pinaka-frequency, liliit lang. At ito na mga naka-record dyan. Maliliit lang, hindi basta maka ilang centavo yan sa loob ng isang araw. Titignan natin frequency niya, 3,
7, 21, pinaka-highest 21. So, iyan lang yung magiging movement niya. What if kung nag-boom ng SMA, magiging 107, consider 110. What if nag-move ng WMA, plus 7 cents dito, mga 110 to 115. What if kung nag-move ng EMA, sabihin na natin 20, lalagay natin mga 120 to 130 maximum. Iyan eh, kung mag-move ng EMA. Di ba? Pero base sa nakikita ko rito, itong record ng demand supply game ko na to, at saka dito, lumalabas na ito ay bullish signal. At the same time, yung mga record dito, lumalabas nga, bullish signal. Okay, kitang-kita ko na agad dito, bullish signal. So ngayon, gawin natin, punta naman tayo sa iba. Yung dito naman, ano ba to? Tuluyan nga bang babagsak ito sa 5 piso o hindi? Kasi dito, initial 1,000 piso ko pa lang, ito potentially babagsak na 5 piso sa mga darating na panahon. Mataas yung moving average indicator kaysa sa candlestick. Kapag nasa taas yung moving average indicator sa candlestick, bumabagsak. Pag nasa ilalim, umakit. E nasa taas nun, layo. 100%, 0% ng volume oscillator. Nasa ilang porsyento ngayon to? Sabihin lang natin, rough estimation, 25%. Pero kung titignan ngayon natin, yung trend line nito, walang ginagawa ito kundi maglusaw mula dito sa may falling wedges. Pak! Paganyan yan. Ito yung falling wedges na sinyalis dito. Hindi na umakit kahit nasa ilalim pa dito yung moving average. Hindi na umakit kasi falling wedges yan, which is connected yan dito sa resistance area. At ito naman yung support area, which is rising wedges. Tapos dito, wala pa tayong confirmed na rising wedges. Meron lang tayong confirmed na falling wedges. Bakit? Dahil dito, kaka-crossover pa lang dito, padangward yung momentum. Nagpalit yung position ng oscillator na red and blue. Dapat yung blue nasa taas ko, red nasa ilalim. Eh, red nasa itaas eh. Kapag blue nasa taas, I mean kapag kulay red nasa taas, lumalagpak ang presyo. Kapag blue ang nasa ilalim, umaakyat ang presyo. Kapag blue nasa taas, umaakyat ang presyo. Red nasa ilalim, umaakyat ang presyo. Pag red nasa taas, blue nasa ilalim, lumalagpak yung presyo. At the same time, habang ganun yung position yan, depende yan sa may percentages ng RSI at saka yung tunay na momentum. Eh nakikita ko rito, momentum nito pabagsak. Number 1, itong RSI na to, magre-retest ito sa dito sa 30% na threshold. Which is by this time, maaaring umabot na ng 7 peso pababa ang magiging market price nandito. At yun nga, sa nakikita ko, pag inalat-alat pa ng gusto, ito'y pwedeng magpunta sa support level na 5 piso per share. Since malakihan nga ang movement nito, like around piso-piso, 30 cents to 50 up to piso. What if nag-move uli ng around piso-piso ito, pwedeng maglusaw ito up to 5 piso. Pero as of now, nakikita ko rito, unang support nito, siyempre kulirat na support nito, 150. At yung second na support, yun nga, yung 130 hanggang, ay 130, yung 750 hanggang ano, hanggang 7 peso. Hanggang 7 peso. So ngayon, gawin natin, sarado natin to, delete natin to, at mag-open tayo ng bagong stock, which is yung dito. Okay, tingnan ngayon natin dito. Import natin to. Okay, ito na yung record ng dito, September 24, 2021. At, lagyan natin 2 decimal point, 3, 4, 2 decimal point lang. Okay, so ngayon, tingnan natin yung chart dito. Ito na itsura ng chart ng dito. Ayan na itsura, which is pabagsak. Tapos, ito na nga, support resistance, tapos magre-reta sa may support area. So, tignan ngayon natin sa may ano, sa dito sa calculation natin dito. I-calculate natin. Okay, lumalabas daw kung bullish signal. Kung bullish signal daw, pwede daw umabot ng up to 8 peso per share, which is 7.96, which is 8 peso. At kung babagsak naman daw, pwede daw ito pupunta ng 7.36, which is 7.40 going to 7.30. At pinaka worst case scenario,
ang pwede maging support level ay nasa 7. So, lagay ngayon natin dito. At ang una nating support ay 750. At yung pangalawa ay mga around 730. At yung pinakamaalat mong pagkakataon, mga 7 peso na support level. Okay? Ngayon, sa resistance level naman, pinakakulelat na resistance na iisipin mo yung 770, pinakakulelat dyan. Pero usually, pinaka primary mong resistance dyan ay yung 8 peso. Secondary na yung 810 pataas. 810 pataas. Diba? Hanggang 850. Mga ganun. Dito naman, pinakakulelat dito. Kung pinaka worst case na mga 7, mga 650. Mga ganyang iisipin mong level of support and resistance. Pero hindi ko malaman dito, ba't hindi na-record dito yata yung ano. Save nga natin to muna. Malaman ba't hindi na-save dito yung ano. Teka. Clear uli natin nga. At import uli natin. And extract natin pala. Okay. Hindi lumalabas dito yung ano. Hindi lumalabas dito yung record ah. Teka lang ah. Tingnan natin. Ano bang record dun sa may... Ano? Nag-break even ba dun? Meron naman laman ah. Ulitin natin. Clear. Dito. Tingnan natin. Ay, lumabas yung record lang dito. Okay. Tingnan ngayon natin. Ay, parang lumabas dito. Ba't yan ah? Parang lumalabas. Lagay natin 2 decimal point, 4 decimal point. Parang na. Dito kasi may ibang record dapat kasi dito yung lalabas eh. Base naman ito sa change. Ito kasi base sa close. Kung bullish signal daw, pupunta nga ito ng 796.68 peso at bearish signal ay 740 hanggang papuntang 7 peso. Pero kung babase tayo dito sa may YX perimeter, sinasabi daw dito pinaka support level daw ay nasa 173, which is considered 170. Tapos yung pinaka resistance level natin ay nasa around 8 peso per share. So tumaas man bumagsak yan, iyan pa rin na maging usapan na presyo, which is nakasulat sa may YX perimeter. At syempre kung tatama tayo sa SMA, WMA, EMA, ito na yung mga tatamaang presyuhan daw na kaysa pwedeng umabot ng 840, pinaka highest success rate, pinaka luckiest na pagkakataon o event o scenario, mga 840 to 850 kung magmumove ng ganun kagrabe. At syempre kung tumama naman ng WMA yan, mga 8 peso lang. At kung tumama ng SMA lang yan, ayun nga, mga 780 lang. 780 hanggang 8 peso lang ang iyong i-assume expect this day o ngayong araw mismo. At syempre, hindi ko lang malaman ba't nag-error dito, ba't hindi lumalabas dito yung ano. Delete nga natin uli. Tingnan natin, mag-import ulit tayo. Hindi ko malaman ba't hindi lumalabas yung calculation doon. Dapat lalabas yung calculation din eh. Hindi, i-restart natin dito. Delete natin. Import tayo ng dito. Okay. Calculate natin, tingnan natin dito. Hindi pa rin lumalabas, ba't kaya? Hindi na malabas. Dapat nandito na yan. Malabas na yan. Pero is either way, nakita na natin mismo kung ano yung potential pupunta ng presyo netong dito. So way in advance as buyer, dapat umaabang na kayo sa presyuhang 7.30 to 7 peso pababa. Since kumaga yung support area ang babanatan mo. Kakasama na sarili mo bago pa bumagsak, ikasama na sarili mo doon. At syempre, pag tinamaan yung mga target price to buy mo na yon, ikasama naman ng 750 hanggang 8 peso pataas. Ganun naman, ikakasama mo GTC. So ngayon, tapos na tayo dito, tutusin na consider dito ay bearish signal.
babagsak. I-anticipate nyo na yung pagbagsak ng 7 peso at i-anticipate nyo rin yung bounce back sa 8 peso per share. I-anticipate nyo yung mga panahon na pwede siya mag-bounce back sa 8 peso all the way dito sa around 9 peso per share. So, habang pula, mag-piesta. Parang ganon. Okay? So, ngayon, tingnan naman natin yung ASEN. Ano naman mangyaya sa ASEN? Pero bago ang lahat, silipin muna natin dito yung dito. Okay, bullish signal na parang bearish lumalabas. Mas marami pang laban na sa pagkakakulay pula kaysa sa verde. Oh. Bearish signal doon. Tingin na 7.50 hanggang 7 peso. Nakikita ako rito. So, dito naman tayo sa may ASEN. Ano naman mangyayari sa may ASEN? Sa nakikita ko dito, yung ASEN, bullish signal. So, ngayon, tingnan rin natin. Kitang-kita mo naman dito. Okay. Kung isipin mo, parang babagsak ito. Pero base sa record, nakikita ko, bullish signal daw. Tapos maganda yung percentage ng volume oscillator, ng moving average indicator, RSI, maganda yung strength, MACD, maganda yung strength. So, para makonfirm natin yan, gamit tayo ng software natin. At kunin natin yung ASEN. ASEN nga ba yun? Yeah, ASEN. Okay, ASEN. Ito yun. At iyan natin. Extract. Okay, makikita natin September 24 itong record na to. Okay, so ano natin. Ito nga yung chart na kung saan ang ganda lahat ay pa-uptrend yung pinagsasabi. Diba? Teka nga, maano natin to. Upward na momentum ang sinasabi rito. Diba? Makikita natin yung OHLC. Diba? Open, yung kulay blue at yung green, high, low, yung red, tapos yung purple ay yung close. Okay, makikita ngayon natin dyan, ultimo yung sa may ranges, ano nga ba yung ng ranges? Okay, pinaka-highest dito. Okay, pero mas maganda talaga dito tayo sa all, para OHLC nakikita natin. Okay, tingnan ngayon natin sa ano, sa panel, ano ba yung sa may panel? Okay, ito na, may record na. Kung halimbawa tatama sa base sa may change, pwede daw umabot ng 1222 up to 1230 to 1250 yung ASEN. At kung sakaling tatama lang ng mga around 75% pababa, ito nga daw starting point ng 1180 hanggang 12 peso hanggang 1220 to 1250 max. Yun ang sinasabi rito na assumption threshold. Ngayon, kung titingin tayo sa may success percentage ratio para sa ngayon, today, 25% 1186, 50% ay 1203, which is 12 peso, 75% is 1219.50, which is 1220, at sa 100% 1236 is 1230 to 1250 ang iyong anticipation. Diyan kakakasa. Okay, makikita ngayon natin ng YX perimeter, sinasabi daw 1116 at 1140. So, dyan potentially magte-trade rin sideways ang presyo kung sakali. Pero in sa large scale mong isipin, pinaka-resistance level nga yung 12, pinaka-support level yung 11. At kung bullish signal nga daw, patama nga daw tayo ng 1236, which is considered 1250. Maximum, grabe na, luckiest na mangyari, maging 13 peso sa isang araw lang. Pero I don't think so, okay? Masyadong too much na maging 13 peso agad. Depende na lang kung magkakaroon ito ng mongoloid movement o yung nilatag na unusual price movement. Okay, makita ngayon natin, base sa kanyang MA1, MA5 to MA20, lumalabas na nag-scale, nag-level up yung kanyang moving average. Kaya no wonder, sinasabi dito, ang VWAP niya ay nasa 1158.74 at ang kanyang average sa loob ng MA20 ay 12 peso per share. So, doon nga papunta yung presyo nitong ASEN, 12 peso per share pataas. So, ngayon, ang iisipin mo, resistance level, 12. 1250, 13, 13, at 1350, pataas, maximum 15 sa mga next following weeks or months, yun ang isipin mo.
pag sa may support level naman, siyempre, simpleng kokote lang, basic na support. 11.50, 11 peso. Ay, guess nyo. 11 peso, tapos 10 peso. At worst case scenario, sakali, 9 peso per share. Yan ang iisipin mo. Na, kumaga, rough estimation ng mga support and resistance with or without chart ka, bumase. So, ngayon, yan nga, kung tatama daw ng EMA, nasa around ano, 12.30 hanggang 12.50 potential tatamaan. At very common na pwedeng tamaan agad yung WMA, which is around 12 peso per share. At sinasabi rin dito, kung sakaling hindi papabor ang market sa atin, mapa dito man sa price frequency o sa success percentage ratio nito, walang pinagsasabi dito na kesyo ang pwedeng bagsakan from 11.50 all the way sa 11. Kung baga lalagasin niya yung 70 cents na yan, lalagasin niya all the way sa 11. So yun yun. Ultimo dito sa may assumption threshold dito na iba yung calculation, lumalabas from 11.57 which is 11.60 going to 11.18 which is going to 11 peso. Yun daw ang pwede nang bagsakan. Pwedeng paglusawan niya. So na-guess yung idea. So yan, alam mo na agad. Hindi na kinakalaan ng masyado pang too much na ano, na explanation dito. Basta ang importante, yung mahalaga na kasi nagsasabi na ito ay bullish signal until today. Bullish, nag-bull run. Kumagat na makbo ito kahapon, I mean yung last Friday, tapos pwede pa rin umakyat ngayon. Yan ang nakikita ko rito. Pwede pa rin siyang umakyat ngayon, pero pwede rin siyang bumagsak ngayon din. Tumaas, tataas, pero babagsak din. So ngayon, hagilapin mo lagi o tatanda mo lagi, bibili sa low o malapit sa low, lalong-lalong-lalong-lalong-lalo na sa kulay pulang numero. Which is, ano, saan ka pipilang kulay pulang numero? Alam na po sa siyempre, basic common sense, kakasulat ko lang dito yung mga support area, which is yun yung mga buy area. Gets nyo? So, ganun yung diskarte. So, yeah. So, dapat dito, kunyari, nakabili ka ng 11 peso something, o at least, basta wala ka sa 11.50, wala ka sa 11.70, basta nasa 11 something, mga 11.10, 11.20 ka kunyari, lalo na kung below 11. So, kung limbang below 11 ka, edi dapat nagtitipi ka na. Kung Friday pala, nagtipi ka na. O kaya, kung di ka nagtipi ka in Friday, at least, pinaka main tipi mo ay nasa 12. Kasi bullish signal nga ito for the day. Ngayon, yung pinaka main target mo naman, mga 12.30 hanggang 13. Kung tutusin, sabihin na lang natin, 12.30 main target mo. At yung GTC mo, 12.50 hanggang ano. Hindi, kung tutusin, 12.50 dito, 12.50 dito. At yung GTC mo, nasa 13 peso. At yung long, yung short-term rapid stock investing mo, kasaha mo, yung asa pa ka, 15 peso na ang iisipin mo. So, yan ang iisipin mo dyan sa ASEAN as much as possible. So, wag na wag bibili sa resistance area. Bibili ka lang lagi sa support area. Saan support area? Yung bibili sa low, yung malapit sa low, sa kulay pulang numero. Yun ang iisipin mo. Halimbawa, kung gusto mo maka-Apple burout na mag-trade o mag-scalp puno. Okay, so, meron na kayong some kind of rough estimation kung ano mangyayari nga ba sa kung anong klaseng stock na yan. Tingnan naman natin yung Double Dragon. Okay, sa Double Dragon, masyadong malaki na naging movement dito. Nagkaroon ng mongoloid movement dito. So, ito ay consider falling wedges. This is consider falling wedges. Pero nag-open ng high, nag-close ng high. Parang bullish signal pa rin, di ba? Tingnan ngayon natin, DD. Okay, lumalabas ngayon dito. Yes, potentially, pero bullish signal pa rin hanggang kinabukasan, which is ngayon, September 27. Pero I don't think so kasi masyado matataas na yung mga percentage nito. Ito, magre-retest sa may 70 patas hanggang all the way dito. Pero you'll never know kasi very deceiving ang traditional chart. So, tignan ngayon natin ang record naman yan dito. Tingnan natin ang record yan dito sa aking charting system o dashboard. Okay. Tingnan ngayon natin. Ilagay natin yung Double Dragon. Okay. So, tingnan natin dito.
Okay, Double Dragon, appreciation ng ginagawa base sa nakikita ko sa MA5 na term at kung babase rin tayo sa may volume, demand and supply, lumalabas na yes, mababa ang value and volume. Teka, volume, pinakamataya, mababa rin yung volume at lalo na yung value. Yes, bullish signal din dito. Kung titignan ngayon natin sa may MA20, lumalabas ranging sa 30 like 39 to 40% na kanyang nag-trade range ng ilang panahon dyan pero bumagsak sa 35 to 30 hanggang ito na nag-appreciate na from 40 umakyat na yung ano sa negative 30 negative 29 tapos nag-depreciate uli dito pero usually yun na nga maganda na yung porsyento nasa around negative 30% na lang ng kalakaran versus naman dito around negative 40 pababa ang kalakaran pero dito ay negative 30 naman pababa na ang kanyang kalakaran which is good which is appreciation na sinyalis katulad na nakita natin dito na note na appreciation nga daw so that's good so this is considered bullish signal kung iisipin natin dyan lalo na yung record dito na kasi demand supply MA5 versus sa may demand supply, lumalabas na less supply. Magiging demand, tataas ang value. So ngayon, kung magiging bullish signal daw sa 100% na success rate, ito ay pupunta daw ng 1194 which is considered 12. Parang katulad ng ASEAN. At sa kung ano bang papaborito at manalo ng 35%, magiging 1167 daw ang magiging market price which is 1170 all the way to 12 per 12 peso per share pa rin ang iisipin mo rito. At kung base naman tayo sa ibang threshold, katulad nito, nakabase na may change, lumalabas daw sa 100% na success rate, 1176, which is considered 12 peso pa rin ang main target mo. At makikita ngayon natin, is either dito sa may success percentage ratio mo, o dito sa may Samsung threshold nito, lumalabas na ang presyo daw ay from 1150 all the way hanggang okay, 11.50 hanggang all the way sa 11 peso daw ang pwedeng pagkalagpakan na presyo. Di ba? May kita ngayon natin dito 11.53 tapos 11.40. Na-guess nyo, is either way. Pero dito 11.40 na all the way sa 11.22. Yan ang mga kababagsakan. Up to 11 peso. So ngayon, siyempre, basic kokoting mo dyan. Kung babase tayo sa price frequency nito, ang laki. Lalo na ito, may pinaka-highest na naging movement last time kasi nga nagkaroon ng Mongoloid movement dito. Which is itong 1 peso and 14 cents na yan. 1 peso and 14 cents. Dito, recently nangyari. Okay. Bukod sa 1 peso, ano na yan, dumalabas dito yung pinakamalalaki, 72, 1 pesos, 72, 114, 78, tapos naging 36, tapos na-guess nyo. Mongoloid movement ito. So, hindi kasama kung tutusin sa bilangan yung piso. So, ang kasama lang dapat na bilangan dito. Kung titignan natin sa converted version, lumalabas dito ang average na kalakaran na highest ay nasa around 30. Nasa around 30 yung mid 20 at pinaka-lowest yung 10. So, yun ang ano, hiwala sa basihan yung 76, I mean yung line of 70 lalo na piso wala yun doon kasi Mongoloid movement yun eh. Hindi naman usual movement yan eh. Unusual price movement yung umabot ng 70 to 1 peso may get sa isang araw which is ito yun Mongoloid movement so hindi mo i-assume yun dapat in-assume natin yan 10 20 something tapos 30 something up to 40 lang na EMA so ngayon iisipin ngayon natin geto yan. Kung lalagpak ito, 'di ba? Siyempre, pinakakulay, pinakakulelat na thoughts and vision mo na support ay 11.50 all the way sa 11.30, all the way sa 11 peso, all the way sa 10 peso pababa. 'Di ba? Ganun na isipin mo. Sabihin na natin dito ay nasa 9.80. 'Di ba? 9.80 ganyan. Pag sa resistance naman, alam mo na agad 11.70 pinakakulelat at 12 peso yung pinaka primary resistance at 12 something o sabihin natin 12.10 o 12.20 pataas hanggang all the way pinaka highest na resistance level nasa around 12.50
Mga ganyan lang kasi maliit lang naman yung movement dyan. Pero depende kung maging ganun ka super hot o ka grabe ito sa isang araw. Pero makikita nyo naman, hindi naman masyadong hot ito. Halos konti lang na magte-trade dito. Hindi naman masyadong active. Kahit sabihin pa natin may net foreign share pa dyan, bla bla. Hindi siya masyadong active. Pero at least may pera ka pa rin kikitain yan ng paunti-unti. Lalo na kung nakabili ka ng last time. Tapos sipin mag 1144 tapos 1140. Malaking diferensya yon. Kahit naman dito malaki diferensya. Previous price 1140 tapos pinaka-closing 1158. Malaking bagay yon. 18 rin ang iyong kita per share. So, sa nakikita ko dito ah. Kung titingnan ko na maigi to, this is considered bullish signal pa rin. Kung babase ako sa record ko dito. Bullish signal siya kung babase ako dito. Pero bearish signal to na dahil sa hindi lang dahil sa nakikita kong potentially dito falling wedges na sinyal, kundi dahil sa mataas na yung percentage ng RSI, mataas na yung percentage ng stochastic. So at any moment pwedeng bumagsak. At the same time nga, yung pinaka-primary mag-worry ka dyan. Yung ito, yung unusual price movement, 0%, 100%, magre-retest yan sa may 50%, all of it sa may 0%. So, yun yung iisipin mo na potential papupuntahan kung saan maglulusaw ang preso from 1150 all the way sa 11 hanggang papunta dito sa area na ito sa kung saan may comatose area na sa around 10 peso lamang na per share. So, maging careful sa pag-trade dito sa Double Dragon kasi nga pwede kang lusawin ito kapag hindi mo alam yung ginagawa mo. So ngayon, so far, na-guess mo na kung ano pa potential papupunta ng presyo. May naka-record na rin dito na keso kung bullish signal 1194 which is 12 peso at kung bearish signal 1120 all the way sa 11 peso. Na-guess nyo. Pero yun na nga, binibigyan ko kayo ng some kind of idea kung ano nga bang mangyayari. At lalo-lalo na itong demand supply gain na functional feature sa support ko versus sa MA5 versus sa MA20 na record dito na kung saan ang daming information na pinagbabasihan versus sa traditional chart na titingin-tingin ka lang na ganyan. Samantalang dito, may actual kang record na nakikita kung ano nga bang sumatotal na potential na mangyayari sa kahit anong klaseng stock katulad ng dinademonstrate ko rito. So ngayon, kung titignan natin, ito yung volume, less supply, too much supply, less supply, too much supply, less supply dito, trade insider, tapos ito, naging too much supply, tapos ito, kinakailangan itong pinaka last volume na to, bumagsak pa yan dito. Dapat bumagsak pa yan dito. Kung babalikan natin yung volume, lumalabas na pinaka highest volume 2.6, pinaka lowest na volume nasa 59,000 lang. Pinaka mid, pinaka kalagitnaan, which is nasa around 500,000 lang, pero pinaka mataas, 2 million, 2.6. Eh makikita natin sa loob ng MA5, 1.1 lang. Sabi natin 1.2. Up, medyo nasa around kalahati na itong pinaka maximum na tinatama na volume. Di ba? Pag sa value naman, lumalabas 30 million daw pinaka highest at nasa around 600,000 lang yung pinaka lowest at nasa around 5 million lang yung pinaka mid o yung pinaka average. Eh lumalabas 30 million pinaka highest tapos nasa 13 million lang ito. Katatapos lang ng kasi, 6 million, 12 million, 20 million, 30 million. Pagkatapos yan, 30 million, pumunta dito sa 30, which is pinakamalapit sa pinakalowest na ano. Ibig sabihin ngayon, bullish signal ito. Yes, bullish signal base dito sa aking slickest detection tool na dinevelop ko. Versus dito, maaaring malito ka pa kung anong mangyayari. Pero kung tutusin, kung babase tayo sa traditional chart, yung paliwanag dyan, bullish signal yung last candlestick kasi nag-open ng high, nag-close ng high. Bullish signal yung last candlestick kasi mas mababa na yung escalator ng volume escalator dito kesa dito sa current market price. Bullish signal dahil nasa ilalim ng candlestick yung moving average indicator, lalo na layo pa ng distance. Bullish signal kasi upward yung momentum ng MACD at nasa kulay verde o pa-upward yung trend ng histogram. Bullish signal kasi paakit pa rin naman kung tutusin ang itsura netong RSI, i-retest niya yung 70%. Ganon yung isipin mo. Pero syempre, kahit sabihin ba natin bullish kunya sa labas mo sa pagkakaano, ang tanong, nasa yung calculation, nasa yung computation, at dito babagsak yung idea ng aking projection tool. May calculation, may actual ka nakikitang record kesa sa hula-hula lang.
So ito yung mga potential na tatamaan and everything, blah blah. At ito na nga, meron tayong 52 weeks, 52 weeks, at kung anong klaseng calculation, katulad na nakikita natin dito sa aking main funnel. Okay, so yan, nag-guess yun na, nag-guess yun, yes, isa ito sa mga ideal to trade o scalp o whatever. Okay, so ngayon, speaking about ever, whatever, edi punta tayo sa ever. Okay, so ngayon, import natin yung ever. Asan na ba yung ever? Which is yung ever, medyo nag-retest na naman, o nag-retest naman sa around 40 cents per share. Okay. So, ginagawa natin dito, gawin natin 2 decimal points yan. Okay. Ito nga yung itsura ng ano, yung chart ng ever. At tingnan natin dito yung calculation. So, makikita ngayon natin na kaso kung bullish signal daw, pwede daw umabot ang presyo sa 45.50, which is pinaka-maximum, isipin mo dito na resistance, syempre, pagdating sa ever. Ito yung ever. Pinaka-maximum mo isipin na resistance. Unang resistance, 0.45. And then, 0.50, 0.55, 0.60. Yan ang isipin mong resistance area na kanyang nais o iriretest sa upward na momentum. Sa downward naman na momentum. Alam mo na agad sa loob ng ilang panahon. Walang average na ginagawa yan, kundi nasa 40. Next ay yung 35, next ay yung 30, at next ay yung 25. Yan yung mga support and resistance level na iyong i-anticipate na tatamaan. So kung babase ako dito sa MA5 na projection o na calculation computation dito, lumalabas nagka-trade range sideway lang ito sa loob ng around 42 something na porsyento. You see the way, makita natin sa loob ng MA20, lumalabas talaga ang ranges ng percentage ratio na laging nagiging movement dyan, between 30 to 40% negative. Tapos, pagdating ngayon dito, panay 40 na, 40, linya na ng 40s. Okay, lumalabas dito, nasa linya ng 40s yung negative percentage rate. At may kita ngayon natin, ilang panahong panalo dito, tas talo-talo break-even, tas panalo-talo, panalo-talo break-even. So ngayon, damo na talo to, damo na maganda. Parang last time, ganyan din nangyari, 51 cents, tapos bumagsak sa 40-something, 41 cents, tas umakit ulit, na-guess yung idea. So, which is good yun, kung tutusin, kahit naman ngayon, good pa rin. Pagdating sa traditional chart, kung isipin mo yung stochastic, magandang pangit. Okay, magandang pangit. Ba't magandang pangit? Kasi may falling wedges na area dito, kaya lumalabas na magandang pangit. Bakit magandang pangit? Kasi kung falling wedges dito, opportunity mo na mabili ito sa mas murang halaga. Bibili ka, mangungulekta ka, 100,000 share. Falling wedges, abangan mo yung pagbagsak ng 40 cents pabagsak, at tatataya mo ng mga 100,000 o half million na shares, something pa taas. Habang kahit anong klaseng pagbagsak niyan, kolektahin mo lang since ang baba na yung stochastic niyan. So, isipin mo na lang at any fucking moment, mag-bounce back yung stochastic. And medyo mag-worry ka lang ng konti yung RSI, kasi nga yung momentum ng RSI, nawasak na yung momentum na pa down, I mean yung pa uptrend na ganito, nawasak. So, nag-retest siya, support, resistance, support, resistance, support, resistance. So, the more na nag-retest siya din sa may support, ang isipin mo, saan ba yung lower and higher trend line nito? Ito yung higher trend line. Ito yung lower trend line. Nasira yung momentum ng pataas, bumagsak. So, ito yung bagong momentum. Pabagsak naman daw. Ito yung consider bagong momentum. So, ngayon, ito na nga yung threshold mo na support and resistance. Resistance, support, resistance, support, resistance, support. Ngayon, sa pagbagsak na ngayon yan, nire-retest niya yung porsyentong 50%. Kasi nawasak niya yung... Malapit na niyang ano, tamaan yung 50% eh. Wasak na nga eh. Wasak na yung 50%. Kasi nandito lang 50%, 48% dyan. So, saan pupunta yung 48%? Di sa 40% all the way sa 30%. So, habang bumabagsak yung RSI sa 40 to 30%, eto, mas mababa na yung porsyento ng stochastic, which is good signal. Habang mababa na yung bumagsak ng RSI, good signal. Habang bagsak, lagpak, o wala na to, halik na sa lupa isang stochastic, mas lalong good signal na yan. Tapos yung volume escalator dito, unti-unting mag-i-improve na since
less supply, magiging demand, tataas ang value. Mukha lang falling wedges dito, pero usually may kita ko sa mga total dito, ito ay considered bullish signal. Rising wedges dito, falling wedges dito, pero paano mo alaman kung rising wedges nga ba ang sumatotala signalis dito o falling wedges? Pwede mo isipin rising wedges na dahil mababa yung volume, mababa yung stochastic. Hindi nga lang masyado mapapapul sa yung RSI. Pero kung isipin mo sa RSI, bumalik lang ulit sa may saway support, okay din. Pare-pares lang naman yung panay support area. So, this is considered bullish signal. Kung titignan natin sa Japanese candlestick, ano nga ba itsura niya sa Japanese candlestick? Yes, bullish signal. Yeah, bullish signal ito. Nakikita niyo itong itsura na to, eh yun lang din yan, bullish signal. Tsaka wala na pwedeng ilagpak pa itong stochastic na to. Puta, konting ano lang yan, ilang araw lang yan, puta, bounce back agad yan. So, this is considered bullish signal. So, wala naman pinagagawa talaga ito, kundi 45 to 40, tapos nagtitrade rin sideways lang siya. Ganun lang yung pinagagawa na itong presyuan na ito. Nagtitrade rin sideways lang dito sa mga area na ito. Na-guess nyo, ganyan lang yung pinagagawa niya ilang panahon sa loob ng MA20. Ngayon, kung titignan natin ito sa may ano, sa software natin, lumalabas, pinaka-highest daw na value sa loob ng MA20 ay yung 53. And then, pinaka-lowest value sa loob ng MA20 ay yung nasa consider... May kita ngayon natin dito para mas madali. Okay. Sino nga ba yun? Pinakamaliit na porsyento na ano, hindi, wala pala dito. Lumalabas dito na keso pinaka lowest na laging tinatamaan. Yun nga, nasa ranging 42 cents per share. Makikita mo din man dito pa na 40, 45, 43, 42, whatever. You see the way, na-guess yung idea. Lumalabas na between 40 to 50 maximum, nag-trade din sideways katulad yung pinagsasabi dito. So ngayon, kung nag-trade ng sideways siya sa loob ng ilang panahon na ganyan, makikita natin pala yung support area to at support area ulit to. E di bullish signal itong last candlestick. Bullish signal mismo yung 42 cents na yan, o yung 41 cents na yan, o yung 40 cents na yan, o yung 39 cents na yan. Halimbawa, kung ano na maging market price, bullish signal. Magandang kolekta yan. E wala na, konting utot lang naman yung kinakalaang mo dyan, tapos 100,000 patas ang banat mo dyan para konting utot lang, panalo ka na agad ng whatever shit o bang naninais mo sanang kitain dito sa Ever. So, sumatotal ang verdict natin dito, ito ay considered bullish signal. Lahil na kung pag-uusapan natin ang MA20 na kalakaran. May kita ngayon natin dito, sa bullish signal daw, pwedeng umabot ng 45.50 going to 50 cents per share. At ito yung mga success rate ratio. At kung sakaling babase tayo sa ibang calculation naman daw, kung halimbawang papabor o hindi papabor ang market sa atin. Okay, sinabihan dito tayo. Okay. Tingnan natin dito. Calculate natin dito. Alright. Hindi pa rin lumalabas. Hindi lumalabas dito. Pero lumalabas daw dito na kaysa around 42. Hindi pa pwede. Dapat ano ito eh. Dapat may lalabas dito eh. Malamat nag-error dito. Pero yeah. Maganda ito. 45 to 50 ang iyong i-anticipate. So, alam mo na agad yung mga support and resistance na pupuntahan. At dapat tipika na kunyari kung alumbawa nasa 41 something ka lang, tipika nasa 50. At syempre main target mo 55 at GTC mo 60 at yung ASAP account mo up to 1 peso since hindi naman talaga ikaw nagmamadaling kumita dyan sa ASAP account. Kaya mas maganda kinakasa na lang ng up to 1 peso per share, which is short term rapid stock investing mo na maaaring hindi ka mag-last ng isang taon para tamaan yung whatever shit of amount na iyong kinasa sa asa pa ka. Okay, so yeah, napakaganda nito. Damo-damo magsak sa 40, pababa, dahil 38, 39, akong ganda na. Kasi wala naman na magiging movement na itong mga porsyentuhan na to, kundi pataas na, damo na bumagsak. Yun nga lang, medyo mataas pa rin kasi yung percentage nito, mas maganda sana. Habang lugmok sa kalungkutan itong stochastic na yan, saan man lang, at least nasa below 30% itong RSI.
Eh, kaso na malabas, ito yung ano, kaka-crossover lang, pwede magluso yan dyan, di ba? Pwede magluso pa. So, yun ang ano dyan. Pero sa nakikita ko, trade rin sideway lang naman ito, ng makailang panahon. So, the more na bumabalik sa may support, the more na buy area, the more na collecta area. Ganun na sa matutal niya. So far, sana nga, nagkaroon kayo ng idea na keso, nag-detect, predict, project tayo sa pinaka mabilisang paraan na hindi masyadong inisip ng ganun kagrabe. PSA dito, ASEN, APL, opo, wala pa pala tayong APL, Double Dragon at Ever. At itong APL, isa ito sa mga maganda ring banatan, lalo na mga last time, last August 31, nagkaroon ng some kind of biggest transaction dito. Tapos hanggang all the way na suspend, hanggang all the way matapos masuspend, yun, tayong ina, dalawang araw panalo, nag-consider bull run. So, nakikita ko nga dito, baka potentially pa bull week up to bull month ang gawin nito habang may pandemic itong APL. Tingnan ngayon natin APL. Okay, ito yung record na September 24. Okay, tingnan ngayon natin. 2 decimal point siguro gagawin natin dito. 2 decimal point. 4 decimal point. 2 decimal point, 1 point. 2 decimal point, malamang 4 decimal point. Lalagay natin dito. Okay, i-calculate natin. Tingnan ngayon natin dito. Yes, 4 decimal point, tama lang. Okay, may kita ngayon natin kung sakaling papabor daw ang market sa atin, pwede daw umabot ng 12.30 to 12.40, 12.50 up to 13 cents per share. Maximum pala, 13 cents. Okay, lumalabas dito, 12.30 daw. 13 to 15 cents maximum, mag-isipin mo. Pag bearish signal naman daw, pwede daw umabot daw ng 10 cents na lang etong APL. So, sa mga percentage ratio, sa 100%, 12.30, sa 75%, 12.03, 50%, 11.75, at 25% lang na success rate, magiging 11.48 o around 11.50. At kung babase naman tayo sa may price frequency, kung mag-SMA, very common tatamaan yan, 11.40. WMA, kumbaga usually, kapag ayaw tamaan ng common, edi doon tayo sa usual na tinatamaan, WMA. At pwede daw umabot ng 11.90, which is 12 cents per share. At kung alam mo ang EMA, exponential moving average, tumama, 1270, that's considered 13 cents per share ang potential mangyayari sa Apollo. Okay, makita ngayon natin, pagbabase naman tayo sa ibang calculation, which is ito assumption threshold, sa 100%, 12.30, 12.03, 11.75, at 11.50. See the way, walang pinagsasabi ito, na kaysa ito, yes, maganda banatan. Tingnan natin, APL. Okay, lumalabas dito, na kaysa ito'y bullish signal up to until today. Bullish signal, aakyat ng presyo, hot item, hot stock to trade. Okay, so ngayon, yes, lumalabas dito, kahit naman sa traditional chart, lumalabas na okay pa rin. So, wala na akong kinakailangan explain pa dito. Ang explain na lang natin dito, kaka-crossover pala ng escalator ng MACD, habang ang ganda ng movement ng stochastic at RSI. At ganun din yung position ng mga candle at yung position percentages ng volume, lahat ng escalator pare-pare sa maganda. So ngayon, ito na nga, meron na tayong estimation, meron na tayong computation, meron na tayong potential na mangyayari o considered forecast kung ano tatamaan. So dapat way in advance, meron ka ng ano, kunyari, meron kang 11 cents something pababa lang na pagkakabili mo. Kasi dito, magkano yung pinakamababa dito? Nasa 9 cents, tapos naging 10 cents, hanggang all the way, naging 11.20. Sabihin na natin, below 11 ka, okay, below 10.50 ka. So ngayon, dapat pinaka main top priority mo na TP, at least mga 12, di ba? Pero main target mo mga 13 pataas, tapos GTC mo 15, asapaka mo nasa around 20 cents pataas. 20 cents pataas, hindi, kung tutusin 50 cents nga, hindi 20 cents. So ganun yun, TP mo 12, main target mo 13 pataas, tapos GTC mo 15 pataas, at yung asapaka mo 50 cents pataas. So, may kita ngayon natin, negative percentage ratio ay nasa 76%. Kung ibabase natin sa loob ng MA5, lumalabas na appreciation na ang ginagawa sa loob ng MA5.
Sa loob ng MA20, kung titignan natin sa loob ng MA20, appreciation nga ba o depreciation ang ginagawa? 72%, 77%, okay, 77, tapos 78, tapos 80. Okay, 80, malaking ano yan. At naging 760, yes, nag-improve ang presyo. Kaya itong presyo, blah, blah, blah. Lalo na, nakasulat na dyan, appreciation, appreciation. At ano pa? Ano kaya magiging next? Tingnan ngayon natin yung volume, yung demand and supply. Nakikita ngayon natin ang value dito, 80 million. At yung volume dito, 756 million. Tingnan ngayon natin ano, yung demand and supply natin. Lumalabas tayo sa may volume ay umaabot daw tayo ng 1 billion, 1.6. At pag sa may value naman tayo, umaabot tayo ng mga 280 million. 80 million lang yung volume. I mean yung value. Tapos 203 million ito. Hop, less supply, magiging demand, tatas ang value. Titingnan ngayon natin yung sa may volume. 1 billion na dito. Eh, magkano lang ito? Less than 800 million. Up. Pwede-pwede. Parang kalahati lang yun. 800 plus 800 is considered 1600. Which is ito ngayon yung 1.6 billion. Naku, ang ganda na ito. Ito yung nagiging effect last time na kasi nagkaroon ng some kind of offering itong APL, yung August 31. Ngayon na magmamanifest. So, ngayon na magmamature ang kanyang presyo. Hindi ko malam ba't hindi lumalabas dito yung ano. So, napaganda na ito. Isa to sa mga magandang kinukulik noon pa man. Katulad ng mga past videos ko tungkol sa APL na dapat kinukulikta nga ito. Lalo na sa masterclass ko, in-explain ko na kayo. So, yes, maganda ito. Dapat kinukulikta lang. Bawang vlog, ito ganyan. Lalo na makikita ngayon natin dyan. Ang dami-daming net foreign share dyan. Oh. Yan, ang dami-daming net foreign share iniisipin natin. Tapos araw-araw, lagi marami nagtitrade dyan. It's either way. Pula, green, yellow, orange, pink, whatever, kahit anong pang klaseng price color niya, ang gandang banatan ng APL. Lalo na, mga lumbang nag-invest kayo, ang ganda rin yan. So, yeah, yan ang aking pakantong sa inyo. Sana nga may nakuha kayong idea dito na kung saan na hindi lang para ipakita sa inyo ang aking slickest na application na aking dinevelop when it comes to stock market. Na kung saan dito, malalaman ko na agad na kung bumili ako kunyari ng 500,000 sa APL, 1, 2, 3, bumili tayo kunyari ng APL ng 11 cents lang. Tapos, puta, kinasa natin 500,000 shares kunyari sa around 0.15. Magkano kita? 69,000. Sa 69,000, kita tayo ng magkanong porsyento. Ilang porsyento kinita natin? Puta, laki oh. 1,382%. Di ba? Magkano kita mo sa 500,000? Teka, mali yata ate. Dapat kasi 500,000. Okay. So, kita tayo ng 69,000. Nabili mo ng around 11 cents. Panalo ka ng 69,000. Matapos mo mabibenta ng 15 cents per share. So, kung mananalo ka lang ng 20%, magkano lang panalo mo? Ito, 10,000 lang. Kung 20%. Di ba? Kung 20%, 10,000, i-times ngayon natin ng 10 para maging 100%. Eh, ng times 5 natin pala. Times 5. Ito, kita mo, 50,000. So, 100,000. Diba? It's like consider kabuang kapital mo na kasi kapital mo 55,000 lang. Yan. 55,000 lang kapital mo. Tapos return mo, eto. Diba? Hindi ko malam ba't pwede ito yung record na ito. Ba't masyado mataas naman yata ito? Okay. 500. Okay. Teka, 500,000 nga ba nalagay ko? 500,000. 0.15. Yan, ilang pala dapat kita mo? Kita ka ng 34.75%, which is 19,000 after broker's fee. So, yan, ilang kita mo? Pag bumili ka ng 500,000 sa 11 cents, tapos na ibenta mo sa 15 cents per share. Capital mo, 55,000 lang. Tapos, naging return mo ay 74,328.
So panalo ka ng 19,000. So ganun yung idea, mura lang. So dapat ang banatan sa APL, ganyang karamihan. Paano kung naging 1 million yan? Eh di times 2 ito, kung 1 million yan, di ba? Times 2, kung 1 million binili mo. Di ba? Times 2, yan ang magiging kita mo. 11 mo nabili, 15 mo binenta, 38,000 na ang iyong magiging kita. At pwedeng maaari naglast lang ng ilang araw yan, kinita mo agad yan. Yun eh kung natsyempo among bumili, tumira sa APL. Okay, so tingnan ngayon natin APL. Kung bininatan mo by this time yung panahon na itong mababa ito, puta panalo ka agad. Oh. Magkano lang dito, pinaka-lowest. Oh. 9 cents, pinaka-highest, 10.10. Tapos naging 11.20. Ayip. Yung manalo ka ng 1 cents yan, ang laking bagay yun. Sa worth 500,000 all the way sa 1 million pataas per share. So yeah, sana nga may nakuha kayong idea sa video na ito. Ngayon, bahala kayo sa buhay nyo na mag-value ng time.